Okay, so topic natin is about my 10 years old Yamaha Mio Soul 2011 model. Carb pa ito guys, so kasabayan pa nito yung Novo Z at yung mga unang labas ng Mio Sporty. And so nabili ko to noong December 2010, around 74,000 pesos. Noong time kasi na yan guys, ang model lang na available is yung Yamaha Sporty, ito Mio Soul. Tapos yung mas mataas-taas na version dito guys is yung Yamaha Novo Z. Ayan. So yung parang style N-Max ngayon. Ayan. So ang natakbo na nito sa ngayon, 98,546 kilometers. No? So medyo marami-rami na talaga napatunayan sa itong motor na to. Marami na talaga kami pinagsamahan. Ayan. So pag-usapin natin, kamusta na ba ang status niya after 10 years with 100,000 kilometers? Masakit na ba sa bulsa? Sirain na ba? Ano-ano na yung ginawa ko maintenance? Ano-ano na yung mga pinalitan ko? Safe pa ba ibiyahe ng malayuan? At dapat na ba kayang palitan ng bago? Kasi dami na nga yung mga bago guys. Andiyan yung mga N-Max, yung Honda Click, no? Aerox. Ayan. So pag-usapan natin guys kung ano na yung overall status ng motor na to. Okay guys, so umpisahan natin dito sa lagi nakikita ng driver, speedometer. So, speedometer after 10 years, ayan, makikita natin itong pinaka cover niya. Focus natin, guys. Ayan, so nagkakaroon siya ng mga crack, no? So, itong crack na to, ang reason niyan, guys, dahil yung pagka nakapark tayo sa sikat ng araw talaga, tapos uulan, talagang magkakrack talaga siya. So, ang napansin ko lang dito, humanga ako kasi hindi, never siyang manilaw, no? Kukita natin, no? Hindi naman siya kulay dilaw, no? So, nagkaroon lang siya ng parang mga scratches. Hindi naman siya scratches, parang crack siya. Ayan. So kung tatanungin niyo kung napasok yung tubig na after ng magkaganyan, so hindi guys, no. So never ko nakita na pumasok yung tubig sa loob niya. Siguro dito lang siya sa mga ibabaw or kahit na may crack siya, sobrang fit pa din ng pagka-crack niya. Kaya siguro hindi pa rin kaya pumasok ng tubig. Ayan. So yung service niya o yung purpose niya, so nagagawa pa rin niya to protect yung speedometer from water. So yung terms of visibility, sobrang linaw pa din naman niya. Ayan, ayan, makikita natin guys yung tinakbo, no? Ayan, focus natin. Ayan, 98,546. So yung ibang napansin ko, medyo nag-light ng konti yung pagka-blue nung speedometer, yung pinaka-interface niya, pero hindi naman yun issue sa akin. Tapos ayun, medyo kumupas din yung pinaka-kamay niya nung speedometer. Tapos ang pinalitan ko na pala guys dito is yung ilaw niya, no. So yung peanut bulb niya. Actually napalitan ko siya nung mga around 7 years old lang siya. So sobrang tibay talaga ng stock bulb na yon, no. Ayan. Tapos may makita kayong tornilyo dito. Actually doon siya. Ayan, doon siya nakalagay. So siguro sa sobrang vibration niya sa haba ng binabiyahe ko, kusa na siyang natanggal. So hindi naman siya sumasabit doon sa pinaka gasoline gauge. So kainayan ko na lang muna siya diyan. Then yung pinaka cable pala nito guys, so never ko pa siyang pinalitan. So original pa yung cable nito, yung speedometer cable, yung tang gumagana pa din yan, accurate pa din. So sobrang tibay talaga niya, sobrang hanga talaga ako doon. Okay, dako naman tayo dito sa switch guys, no. So never ko pa dito napapalitan kasi sobrang tari pa niya, no. Kung mapapansin niyo, no? Ayan. Ayan. So sa kabila tingnan natin. Ayan. So hindi ko pa napapalitan guys. So 100% working pa din yung mga yan. So ang mga naging nag-experience ko lang dito minsan, yung hindi siya kumo-contact, no. So for example yung busina, so pinipindot mo na siya, hindi pa rin siya bumubusina. So ito naman yung high low, para minsan is delay siya. Sa signal light naman wala akong naging problema dito. So inayaan ko lang talaga siya pag naglilinis ako. So same dito, no. So ang mga naging problema ko lang talaga is yung contact niya. So ang ginagawa ko na mag-remedy doon, ang ginagawa kong remedy doon is bumili ako guys nung DW40. Tapos ini-spray ko siya dito sa mga singe. Tapos pag-spray ko, ilalaro ko siya, ginaganyan-ganyan ko siya.
para malinis yung contact niya. So ang reason nun kaya ganun guys, syempre sa araw-araw na ginagamit natin yung motor natin, umuulan, umaaraw, so nagkakaroon siya ng parang hindi naman siya kalawang, yung parang puti-puti or yung parang medyo kalawang, no? So pagka nagkakaroon na kasi ng ganun yung pinaka-metal niya sa loob, so yung contact niya medyo hihina na, no? Kaya magkakaroon siya ng delay or minsan hindi talaga siya gagana. So yun lang yung ginawa ko dyan guys, no? So dun sa paint naman niya, ayan siya. So ayan. So medyo kupas, hindi siya medyo kupas, kupas na talaga, no? Pero for me, hindi naman siya issue kung kupas na siya. Actually guys, kapag inisperyan ko to ng BS1, itong motor ko, sobrang makikita nyo na maganda pa siya. Pero sinadya ko talaga na hindi isperyan kasi para mas makita natin yung talaga actual na estado ng play rings niya, no? Ayan. Napag-uusapan natin mamaya. Okay? So brake, side mirror, and tong grip, no? So tong side mirror, original pa din to, never ko pang pinalitan kasi na-try ko magpalit ng iba, yung mas maporma, no, mas maliit. Ang problema, hindi siya ganong yung sa visibility purposes niya, hindi siya ganon ka-accurate, no. So ang ganda kasi talaga nitong original. Tong original kasi, so kahit matagal na, ayan, no, sobrang mag-grip pa din siya kasi mayroon tong adyasan dito sa likod, eh. Ayan. So kapag medyo lumuwag siya, so sisikipan nyo lang siya dito, so mangyayari babalik ulit siya sa pagkakunat niya, no. Then ang isa pa nagustuhan ko dito, aside sa wala siyang noise, wala siyang vibration, so maganda talaga yung mirror niya guys. Sobrang quality talaga. So nadadagdagan yung safety points natin pag nagdaride tayo, no. Ayan. So both guys, hindi ko siya pinalitan. Ayan. So walang problema dyan, hindi kayo pinalitan. Then itong brake handle, hindi ko rin yung pinalitan guys kasi na-try kong humawak-hawak sa mga parking, no, lalo na kapag yung may mga iba-ibang brakes na nag-install, mga aftermarket, no. So iba pa rin guys yung comfort nito, eh. Iba yung pagkaka-design niya. Teka, ikot tayo. Ayan, lumipat ako ng ano guys para mas kita natin, no. So iba yung pagkaka-design niya sa kamay. So sobrang pinag-aralan talaga siya ng engineer para maging fit siya sa mga fingers natin, no. Hindi manakit or mabawasan yung fatigue kahit na sobrang layo ng biyahe natin. Ayan. So hindi ko siya pinalitan dahil sa reason ng comfortability, no. Hindi ko siya talaga pinalitan. Itong handle grip, ayan. So kakapalit ko lang nito. Actually magkano lang to? 50 pesos lang to guys, no. Yung original kasi, maganda talaga yung original, no. Ang problema lang sa kanya, pag tumatagal siya, tumitigas na siya. Ayan, so tsaka nagkakaroon siya ng parang mga libag-libag, no. So syempre matagal na nga, eh. Ayan, so ngayon ko lang to pinalitan guys ng iba, tong handle grip na to. Ayan. Okay guys, sa upuan naman, ayan. So kakapalit ko lang ito guys after 10 years, no. Nito ko lang to pinalitan last month ata. So ito pinalitan ko siya, hindi naman importante sa akin yung brand. So nung napansin ko naman kasi dito sa upuan na to, so maganda yung grip niya, makapal, no. Ayan. So ito, itong upuan na to, pinabawasan ko to before. Alam niyo na, pagka bago yung motor natin, medyo mabuting-ting tayo, gusto natin mapogi, no. Ayan. So actually nagsisi ako nung pinatabasan ko to. Sana pala hindi ko pinatabasan. Ayan. Pero syempre nasa huli na yung pagsisisi, napatabasan ko na. Ayan. So nung pinatan ko siya, ang binayaran ko dito is 200 pesos kasama na yung kabit. So okay naman guys, no. So yung pinaka-original, kaya ko naman siya pinalitan kasi wala pa naman siyang butas, no. So kung napansin ko lang, may tahi kasi yan dito sa gilid guys. Yun, doon siya nagka-problema. Yung pinaka-ibabaw niya, matibay talaga guys, yung pinaka-rubber, sobrang tibay. So nagka-problema siya kasi gawa nga ng Mio Soul to, mayroon siya ditong tahe, dito, tsaka dito sa gilid, yung paganyan. So doon bumibitaw yung pinaka-tahi niya. So dahil siguro marupok na din. So nagpapasok na yung tubig, kaya naisip ko na palitan na siya, total 10 years naman na. Ayan, so, pero so far, so good tong upuan na nabili ko na to. So para sa akin sulit na. Do nakikita ko sa Shopee, no, nasa around 40 pesos to 50 pesos tong pinaka-cover. So hindi ko nga lang sure kung same quality siya, no. Pero dito sa ngayon sa nabili ko na to, magandang quality niya. Madikit siya sa yung grip niya, maganda. Ayan, so ayan. So pag-usapan naman natin guys yung play rings natin, no. Ayan, so mamakita natin may mga sticker. So in terms of kintab, itong harapan guys, sobrang kintab pa nito.
Ayan, wala po akong nilalagay dyan ha, kahit ano. Ayan, makita natin guys, di ba? Sobrang kita pa niya. So, hindi po ako mahilig maglagay ng mga turtle wax or kung ano-ano. So, talagang yun na siya. So, makintab pa naman siya. Pero pansin ko, kung i-compare ko sa dati, medyo kumupas na siya, no? Nag-light na siya. So, ayan, may makita tayo, may mga sticker. So, actually guys, hindi talaga ako mahilig maglagay ng sticker. No? So, kailangan ko naglagay is para matakpan yung mga gas-gas. Ayan. Yung mga kaskas na to guys, na to sa motor ko tulad nito guys, no, ito ay dahil lamang sa parking. Ayan. So minsan, aalis ka, pagdating mo, may gaskas na. So hindi talaga natin maiwasan sa mga motor natin yan guys. Kasi ayan o, ito yung masakit yan guys, o kita nyo. Ayan. So itong motor na to guys, zero accident pa to. Never pa itong mag-semp lang or kahit anong dulas, wala pa kami nito. Sobrang bait ng motor na to eh. And kita nyo, may gaskas. Ayan. So, in terms of play rings, makita pa din siya. Okay, dito naman sa likod, mapansin natin, ayan, may mga gas-gas na guys, hindi talaga natin maiwasan yan. Ayan. Oh, pero once naman na nilagyan natin yan guys ng mga pampakintab like BS1 or Turtle Wax, Armor All, or yung may tatawag pa tayo dating Magic Gatas, di ba? So, magdi-deep pa rin yung black nyan, no? Ito kasi hindi ko talaga siya nilagyan talaga eh, para makita natin kung ano yun na yung original state niya. Ito itong handlebar niya or yung grab bar, yung hawakan ng angkas. So pinintahan ko na to guys recently lang. Ayan, pinintahan ko to ng piano black. Ayan. Kasi sobrang kupas na yan guys, lalo na itong part na to. Yan, kukupasin yan guys ng angkas. Ayan. So ito kasi talaga ginagamit namin to ng asawa ko before. Girlfriend ko pa lang siya. So ginagamit ko to pang service, pang hatid sundo sa kanya. Ayan. So dito nagkakaroon din yan ng gasgas yan dyan. Yan ang pinaka common na nagagasgas dyan. Lalo na kapag kayo may bakal, yung pinaka bulsa, yung maong. Ano. Ito ng mga black plastic niya guys. So ayan, ayan yung status niya. No? So medyo makita pa rin naman siya. Ayan. Dito, hindi natin maiiwasan na magkagasgas dito. Ayan. Ayan. Hindi natin maiwasan magkaroon ng gasgas dyan kasi madalas tayong magsasabit dito. No? So malamang yung sinasabit natin dito, tatama siya dito, gagalaw-galaw siya pag nagmamaneho tayo, magagasgas siya. No? Kaya iba guys, may nilalagay ng sticker dito eh. Eh tulad nga na sabi ko, hindi nga ako mahilig maglagay ng sticker. Kaya inaya ko na siyang ganyan. No? So normal na naman magasgas yan guys kasi ginagamit natin eh. So huwag tayo masyadong ano, no, maarte. Yan. So ang pag ganyan kasi yung angle niyan eh. Kaya ang mangyayari talaga is yung nakalagay dito, sasandal talaga siya dito. Dito sa ito, tong stock na to, bihira ako maglagay dito eh. Kasi talagang magalaw talaga siya. So mas comfortable ako dito na maglagay sa taas. Ayan, sorry, hindi ko pala natapat sa camera. Ayan, so sa plastic, ang ganda siya guys, kapal. Ayan. So wala akong problema dito. Kasi makapal talaga siya, no? So, kapag ito yung isprayan ko, guys, ng BS1, talagang itim na itim yan. Ayan. So, para sa akin, maingat pa ako sa... Napakaingat ko, guys, no? Sobrang ingat ko. Pero ito pa rin yung naging ano niya. So, for me, okay pa din naman siya. Wala naman, hindi man ako ma-arte. Kaya, okay pa din sa akin to. Okay, so pag-usapan naman natin itong pina-headlight at saka mga signal lights niya, no? Kamusta na ba sila? So, ang ilaw nito, guys, pinalitan ko lang siya, itong signal light. Dito lang, kasabay ng upuan. So, after 10 years, saka ko lang sa pinalitan. So, both, no? Pinalitan ko na. Tapos, itong pinaka-ilaw naman, twice ako nagpalit, no? So, yung una, pinalitan ko siya ng HID. So, yung kasi yung mga uso pa dati, guys, hindi pa uso yung mga LED, no? So, yung HID, pinalitan ko siya nun. Ang bili ko nun, 1.5. So, sobrang lakas talaga niya. Actually, wala pa akong makuhang or makita na replacement nun before na makakatumbas dun sa lakas niya. So, ang downside lang nung HID ko na yun, guys, is wala siyang low. So, rekta lang siya. So, kapag binuksan ko siya, una, mahina, tapos lalakas na siya na lalakas, yun na siya. Kaya, sobrang, ano ako nun, tawag nito, perwisyo ako sa mga nakakasalubong ko. Ayan. So, sorry guys sa mga nakasalubong ko dati. Tapos, pinalit ko nun, nung nasira yung bulb niya. Actually, yung pinaka-balas niya, okay pa eh. Kaso yung bulb niya, sira na. Then, after 5 years ko siya napalitan eh. Kasi, antibody din niya guys. Hindi rin siya agad napundi, no? So, ang pinalit ko is eto na LED.
Ayan, so may high loan siya pero hindi siya kasing lakas ng HID ko dati, pero mas malakas siya tihamak kumpara dun sa stock bulb nito, yung ukulele lang, no. Ayan, so ang napansin ko lang, teka, ilalapit natin. Ayan, ang napansin ko lang, ito, may makikita kayong mga dumi. Ayan, so ang dumi na yan, dun yan guys sa HID galing, no. So yung HID kasi sobrang init talaga niya, tapos parang nagkakaroon siya ng sa sobrang init niya, nagkakaroon siya ng parang uling-uling na parang nagpupulbos-pulbos. Ayan, so napupunta siya dyan, nalalaglag siya. Ayan, tapos isa pang napansin ko, ayan, so kung ayan, so yung itong pinaka part na to, itong taas na to, medyo nakupa siya. Ayan, kung mapapansin nyo itong mga tabi, ayan, ang kikintab pa niya. Pero itong dito, lalo na itong pinakataas guys, hindi na siya ganun kalinaw. Ayan, so nilapit ko guys para mas makita natin. Ayan, hindi na siya ganun ka-reflectorized, no? Ayan. Tapos, ang pinaka number one na napansin ko dito, ito palagay ko hindi ito dahil sa ilaw, no? Ito ay dahil nasa kalumaan din talaga niya. Ayan. So katulad ng sa speedometer cover natin guys, ayan, no? Nagkaroon siya ng parang mga crack. Ayan. So hindi pa rin naman lumalabas or hindi pa rin naman pumapasok yung tubig, no. For aesthetic purposes, hindi naman siya ganoon kitang-kita. Pero makikita mo talaga siya, mapapansin siya kung pagmamasdan niyo. Lalo na pag naka-park ganyan. Pero kung mabilis ang sulyap lang naman, hindi naman 'to mapapansin, no. Ayan. Pero sa purpose, malakas pa dito guys sa gabi, no. Ay papakita ko naman sa inyo yan yung video mamaya. Kung ano yung performance niya pati yung pagtakbo nitong motor, no. Ayan. So ayun pala guys, nagpalit din pala ako nito. So sobrang luma na kasi ng mga tornilyo. Ito simula dati pa pinaltan ko na talaga tong dalawang tornilyo na to. Ayan. So guys, sisingin natin yung mga ilaw. Okay, dito naman sa taillight guys, no. So pasasabi ko na dihamak na sobrang kinis nito doon sa compared doon sa harap, no. Ayan. So ang napalitan ko lang dito guys is itong brake light, no. Kasi ang nangyari, bukas yung running light pero kapag nagbe-brake ako, hindi siya bumiblink, no. Ayan, kaya pinalitan ko siya. So mahirap makahanap ng magandang stock bulb nito. May mga nabibili ako na yung tigte 10 pesos, no. So mga isang buwan lang yun, pundi na kaagad. Pero meron akong nabili, Philips, no. Dito kasi taga Cavite kasi ako guys, so meron kami dito yung store na TGM store. So marami talagang mga original parts na nabibili, sa mga genuine parts, no. So doon ako nakabili, no, around 35 pesos yata isa. So simula noon di pa ako nagpapalit, so sobrang tagal na. Ayan. So dalawa na yung binili ko nung time na yon. So nasa akin pa yung reserva. So sana wag muna natin magamit, no. Pero itong dalawang signal light guys, original pa din yan, hindi pa yung napapalitan. Ayan. So pailawin natin. Pahabol pala dito guys, no, sa stoplight, no. So never kong tinanggal yung kulay red. Natatanggal kasi yan guys eh. So mangyayari niyan, parang ganito yung magiging itsura niya. So all clear siya. So kaya hindi ko yun tinatanggal kasi may do kitang-kita ka talaga guys, no. Kahit na hindi ka pumepreno, talagang makikita ka talaga nung nasa likod mo. Ang problema lang, sobrang sakit niya sa ulo. So ako kasi kapag meron akong sinusundan na nakaganon, talagang nasisilaw talaga ako dun sa ilaw niya, no. So posibleng madisgrasya yung nasa likod mo kapag ganon, no. Though ikaw safe ka kasi kitang-kita ka, kaso kawawa naman yung nasa likod mo. Sobrang liwanag niya. Daig pa yung talagang naka-high yung ilaw mo sa harap, no. So ako advice to, preferred ko talaga guys na wag natin tatanggalin yung kulay pula, no. Kasi enough na yung ilaw mo eh, no. Kahit na may kulay-pulay, mas visible yan kaysa yung tatanggalin mo to, maliwanag nga, kaso nakaka-perwisyo ka naman dun sa likod, no. So guys, I suggest na wag natin tatanggalin yun. For aesthetic or kahit anong reason guys, wag natin tatanggalin. Okay, so pag-usapan naman natin itong mga panggilid natin. Ayan. So sa panggilid natin, mapansin natin medyo grayish na itong crankcase cover. Actually, in-sprayan ko na yan guys, no, ng dark gray.
Kasi sobrang kupas na kupas na kasi siya, guys. Sayang nga lang hindi ko na siya na-picturean nung bago ko siya isparehan. Pero sobrang sobrang kupas na siya. Tapos yung mga tornilyo, ayan, mapansin nyo yung dalawa, yung isa original pa, yung isa nilagay ko na lang dyan. Pero original pa yan, guys. Yan pa din yung kung ano yung nakalagay sa akin before, inisparehan ko lang talaga siya. Ayan. So yun, napansin ko nga lang, nagkaroon siya ng faded na kulay. Kaya ang ginawa ko, pinisparehan ko siya. Tapos eto, guys, itong pinaka rubber na to, mapapansin nyo mayroon na siyang butas dito. Ayan. So yan yung pinaka nangyari sa kanya after 10 years, nagkaroon siya ng butas dito. Siguro ang reason nito, nag-lowered kasi ako dati, guys, semi-lowered. So feeling ko dahil doon, kasi dahil nag-semi-lowered ako, ito, umano siyang mabuti. So napikit siya. Napikit siya mabuti. Kaya nangyari siguro, nagkaroon siya ng ganito. Or baka dahil talaga sa kalamaan na rin. No? Pero okay pa din naman siya. Actually, nilagyan ko to dati ng ano sa loob eh, para hindi pumasok pag may tubig. Kaso siyempre sa kakagamit, hindi ko na siya nalagyan ulit, hindi ko napansin na wala na pala siya ulit. Pero okay pa din naman siya. Ilang naman, nagkaroon lang siya ng konting butas dito. Tapos yung shock up naman natin, ito, itong mono shock, pinalitan ko na to, nito lang din, kasabay nitong seat cover. Ang nangyari kasi dun sa stock after 10 years, siyempre yung spring wala namang problema. Kaso na yung oil niya, yung absorber niya, yung oil, wala na, tumagas na. So, ang nangyayari, kapag may lubak, so, na-press yung spring, so, bumabalik siya kagad. Unlike pag may oil, pag na-press yung spring, mabagal lang yung pagbalik niya. So, hindi siya matagtag, no? So, kaya, nagpalit na rin ako ng shock. Mura lang to, less than 1,000 lang to, pagkabili ko. So, ang pinalit ko dun sa stock na stock size is, ano, semi-low to, 280 ata, or 290. So, hindi ko na matandaan yung exact size, no? So, pinaltan ko ng semi-low kasi possible kasi gamitin to ng bienan ko eh. So, medyo maliit siya. Mas maliit siya sa akin. Kaya, pinaltan ko na ng semi-low para yung paa niya lapat na lapat pag ginagamit niya. Mas safe siya. Ayan. Tapos, eto. Pinaltan ko to dating-dati pa. So, mga around 1 year old pa lang yung motor ko. 700 yata, bili ko pa noon. Pero maganda to, guys, original aluminum to eh. Marami na mas mura ngayon, pero nakita ko yung quality, hindi nakatulad nito eh. So okay na okay pa din sa amin to. So yung pala mga panggilid ko, guys, no. So yung pulley set tsaka yung torque drive set, so wala pa akong pinapalitan doon, guys, no. Bukod doon sa ano, guys, sa clutch. Yon, yung clutch shoe, yon pinalitan ko na yon, syempre 10 years na to, no. Ayan. So yung clutch shoe, yung belt, tsaka yung pinaka rollers niya or yung bola, pinaltan ko na yun. So 10 grams. Hindi ako nagpapalit ng ibang weight, no. So 10 grams kasi yun din yung stock na or default na bigat na dapat mo ilagay dito sa motor mo. Unless nagkarga ka or gusto mo ng mas malakas na hatak, no. So magpapalit ka talaga ng weight. Pero ako gusto ko tama lang or yung default lang, kaya 10 grams yung bola ko, no. Tapos yung original ko na belt, ayan, pinaltan ko rin. Tapos Sun Racing yung alam ko pinalit ko na clutch shoe. Ayan. So madikit naman, maganda naman. So pero yung torque drive, yung pinaka pulley, wala, hindi ko pa siya pinapalitan. Yung spring, clutch spring, wala talaga, guys. So original pa rin to. After 10 years, okay na okay pa din. So dako naman tayo dito sa front shock natin, front shock absorber, no. So front shock absorber natin, pinalitan natin to after yata ng mga 6 months nung binili ko. Pinalitan ko na siya. Syempre medyo malikot pa tayo noon bago pa eh. So gusto natin mapogi yung motor natin. Ayan. So ang brand nito, 7 speed. So nabili ko to around 1,800 pesos before, no. Mahal. Ayan. So okay naman yung performance niya. Sulit naman. Ang napansin ko na syempre gawa na nag-lowered kasi lowered kasi ako dati ng setup eh. So sobrang naano to, guys. Sobrang nalaspag talaga yung shock na to, no. Ayan. So ito, wala pa ako pinapalitan dito kahit ano. So yung spring niya same pa din. Ang ginagawa ko lang, chine-check ko lagi yung oil, pinapalitan ko every year, no. Pero ang hindi ko napapalitan ngayon is yung pinaka seal niya, yung rubber seal. Kasi once kasi, guys, na nag-lowered kayo or nagbaba kayo ng motor, syempre i-adjust niyo tong harap, no. Bababa yan. So ang masasacrifice diyan, guys, which is yung handling, kasi syempre medyo tatagtag yung motor natin. Tsaka yung tutukod siya, guys, doon sa pinaka kinakabitan ng shock, no. Ayan, papakita ko sa inyo.
Ayan. So makikita nyo guys, no? Makita nyo tong pinaka rubber na to. Ayan. So kapag ka medyo mababa yung motor natin, tulad dito naka-semi ako. Ayan. So mapapansin nyo doon sa taas niyan, isa lang yung tornilyo yung nakakabit kasi para maipasok pa natin tong pinaka telescopic paangat para bumaba yung motor natin, no? So ang pinaka problema niyan guys, kapag nakaganyan setup natin, eto tong rubber na to, kapag napadaan tayo sa malupit-lupit na nakalubak, no? So tatama yan dito. So sasagad yung shock natin. So yung tube, yung gano'n na yung masakit sa arms yun guys pag nagaroon kayo, no? So ayan. So eto magiging ano niyan, kakalabasan niyan kapag gano'n na nangyayari. So okay sana talaga yung lowered, no? Ang problema nga lang, nasa sacrifice yung pinaka rubber, yung pinaka seal nung shock natin. Ayan. So eto, kaya to nagkaganyan kasi hindi ko na siya na na-maintenance, no? So konting-konti na lang yung oil niya sa loob kasi tumagas na nga din, gawa nga nang nasira na tong seal niya. So kaya nangyari, malambot na siya masyado. So kailangan ko na siyang palitan at lagyan ulit ng oil. Ayan. Dito naman sa tambucho guys, so never ko pa rin itong pinalitan kasi ayoko ng maingay, no? Ayoko lang maingay ng tambucho kasi yung subdivision namin medyo matatanda na yung nakatira. Kaya parang dating is gusto nila peaceful. Kaya, tsaka ako rin personally, ayoko rin ng maingay, no? So never ko pa siyang pinalitan. So ang napansin ko na sa kanya after 10 years, nagkaroon na lang kalawang yung pinakatubo niya dito. Ayan. So parang nga sa akin sa 10 years, parang maganda pa yung estado nito eh. Kesa yung may mga nakikita ko ngayon guys na after ilang taon pa lang, kita mo, halos parang hindi nyo na makita yung paint eh. Ito kasi parang may natitira pa siyang paint na gray eh. Diba dito sa part na to, ayan, nakikita natin meron pa siyang mga gray. So, plan ko siyang isprayan ng high temp na paint, no? So, wala pa lang makatayang time. Ayan. Pero itong pinakatambutin nyo guys, okay pa to, wala pa siyang singaw, hindi siya naputok-putok, so whatsoever, wala siya. So ang ginawa ko lang dito, pinalitan ko lang itong mga tornilyo na to. Ayan. Pinalitan ko lang siya. Pati yung pinaka takip ng sasali, kung saan tayo nagsasali ng oil. Ayan. So yun lang yung pinalitan ko. Actually, pangalawang palit ko na yan. Yung una, ganyan din halos, pero iba lang yung design. Eh, syempre, sa sobrang tagal, minsan pag sa sobrang haba ng takbo mo, minsan ang hirap niyang tanggalin. Ayan, kaya ginamitan ko ng tools, ayan, medyo nagasgas, na deform, kaya pinilitan ko na ng bago. So mura lang bili ko dyan guys, 50 pesos lang. Ayan. So okay naman siya, wala namang tulo. So okay, so far so good. Guys, testingin natin, start natin para maririg natin yung tunog ng tambucho. Regarding naman guys sa mga gulong, so siyempre sa 10 years na yon, marami na tayong palit ng gulong, no? Ang ginawa ko, kada palit ko ng gulong, ibang brand yung binibili ko, no? Para matetesting ko sa kanya. So ang mga na-try ko ng gulong is Corsa, FDR, ito nakakapit ngayon, which is Michelin, Dunlop, tapos meron pa ako dating na-testing yung Quick. So yung Corsa FDR Michelin, so sobrang ganda talaga nung guys, no? Lalo na yung Corsa FDR. So ang Corsa FDR kasi oversize siya, no? So yung 9080 niya, so mas malaki versus dun sa 9080 na size ng ibang brand, no? So sobrang ganda talaga niya, sobrang sulit yung Corsa FDR. To Michelin, kung ano talaga yung size, tamang size talaga siya. So yung Dunlop naman, ang napansin ko doon, matagal siyang mapudpod. Kasi hard compound kasi siya. So yun nga lang, yung hard compound kasi kapag medyo madulas yung daan, hindi siya gano'n kakapit, no? Hindi katulad ditong Michelin, yung Corsa, at saka FDR. So ang pansin ko sa kanya, pag nag-break talaga ako, umiingay talaga siya guys, kumakapit talaga siya. Ayan. Tapos yung huli kong na-testing before, yung hindi ko na ulit binili, is yung Quick na brand, no? Yung Quick na brand kasi, tinry ko siya nung nag-lowered ako ng motor. So ang kapartner niyang is yung Power Mags, no? Bumili ako dati ng Rose type.
Ayan, so ang binili ko nun talaga yung manipis lang. Ang napansin ko sa kanya, mura talaga siya guys, no? Hindi ko alam kung magkano na siya ngayon, pero that before, ang bili ko lang doon mga nasa 600 to below 550 sa harap, mga ganun, tas mga 600 sa likod. So sobrang okay naman siya, yung purpose niya as tire, pero ang napansin ko doon guys, sobrang bilis niya mapudpod, tsaka kahit bago siya, ang parang wala siyang strength labanan yung mga pako, no? So sobrang dali niyang mabutas talaga. Sobrang ang bilis kong, ilang beses ko naplatan noong time na yun, no? quick yung brand ng gulong ko. So mura nga siya. So ang problema yung durability niya at saka yung tikas niya sa daan, lalo sa mga sa flat, no? Ma-flat ka. So malaki yung percentage na ma-flat ka talaga. So nangyari noon, hindi ko na siya binili. So never na akong gumamit ng quick na brand. So nagpaikot-ikot na lang ako dito sa Corsa, sa FDR, Michelin, Dunlop. So kung ano yung pinakamura sa time na bibili ako do sa apat na yon or pinaka-available, so yun yung binibili ko, no? So hindi ko pa na-try yung Pirelli na brand. So I heard na maganda din, pero for me, as sa experience ko sa pagmamotor, actually halos pare-pares lang naman yan sila, mga brand na yan, no? So nasa pagda-drive pa rin naman, hindi porket na makapit or ano. So nasa pagda-drive pa din natin yan guys, okay? So ayan. Okay, dito naman tayo sa gas tank. Ayan, so sa gas tank, so wala problema dyan, matibay yung paint nya. Ayan, so asensya na, nagbigay ako ng sticker. Dati kasi kapag meron ka sticker dun sa Shell na pinagagasan ko, so meron akong discount, no? Kaya nilagyan ko. Pero dito sa takip, ayan, kung mapapansin natin, nagkaroon na siya ng mga gas-gas, no? Siyempre, sa tagal na rin. Pero yung pinaka-rubber nito, ayan, hindi ko pa ito napapalitan. Pero never naman akong nakakita ng tulo or tagas dito, no? So, nagkakalaro ng tutuloy nito, guys. Ito, dun to sa mga masisipag at magagaling na gasoline boy, gasoline girl, no? Minsan kasi meron pa, ginaganon na kagad nila, tapos tumutulo dito, eh hindi naman nila pinupunasan, no? So, hindi naman ako masita, nayaan ko na rin kasi, alam naman natin, pagod na rin yung mga isa maghapon, no? Ayan. So, minsan, iilan lang sila, tapos dami-dami nagpapakarga, kaya nagmamadali din. So far so good, ito, itong mechanism ng fuel gauge niya, or yung pansukat, no? Hindi pa ito napapalitan, so, good na good pa to. So, ito, syempre, ito lang yung available na under seat na space, no? So, kung meron lang akong ikinaiingit sa mga bagong labas ng motor ngayon, number one to, no? So, alam naman natin yung mga Aerox, yung mga Click, N-Max, no? Talaga namang sobrang laki ng mga lagayan nila. So, ito, halos yung mga papel lang nilalagay ko dito, eh. Di ba? Kod mga guantes, mga ganon, mga screwdriver, pero helmet talaga, wala ka talaga mailalagay dito. So, yun yung number one na kinaiingit ko lang sa mga bago ngayon, nawala dito sa motor na to. Then, itong battery, ayan. So, ang gamit kong battery ngayon is yung OD gel battery. So far, sobrang satisfied ako sa performance niya. Actually guys, mas nagustuhan ko pa to sa Motolite, eh. Nung bumili kasi ako ng battery, ang hanap ko talaga Motolite. Kasi Motolite yung current noon time na yun, eh. So, medyo mahina na siya. Sabi ko, pagbili ako battery, Motolite. Pero ang binigay nila is yung OD gel. Ang sabi nila, ito daw yung parang laging hanap ng mga tao ngayon kasi siguro na-test din ng mga unang bumili na maganda din talaga. So, ito na rin yung binili ko para na-testing, no? So far, so good talaga guys. Malakas siya. Hindi siya yung parang kapag ka yung nagbubusina ka or umiilaw is makikita mo na parang humihina yung ibang ilaw or yung busina. Humihina yung ilaw habang nagbubusina ka, no? So far, okay sa akin itong OD battery, though hindi ko pa siya ginagamit lagi itong motor. Pero so far, so good siya. So, marirecommend ko na gamitin siya or bili natin siya sa motor natin, yung OD battery. Guys, yung busina pala nito, napalitan ko na din recently lang from the original busina, no? So, ang pinalit ko is ito, itong horn. Ayan. So, ang bili ko doon, 200 pesos. Ako na din nagkabit. So, kung tatanungin nyo kung may relay, hindi ko siya nakabitan ng relay. Kasi una, hindi ako marunong magkabit ng relay. So, nirekta ko lang siya, no? So, dalawang hardware yon, no? Isang low na tunog, isang high na tunog. So, mas maganda kapag sabay mo sila kakabit. So, okay naman, kaya naman ng battery kahit hindi siya naka-relay. So, wala akong problema kasi hindi ko naman kailangan ng sobrang
lakas. So tama lang sa akin yung lakas niya. So hindi ko siya pinilitan. Ayan. Okay guys, so pinaka-importante sa lahat syempre yung engine, no? So itong motor na to, nabili ko nga di ba 2010 December. So so 2011 to 2016. So ang work ko noon from bahay lang, yun lang ginagamit ko, no? From bahay to work balikan. So around 15 kilometers on per day. So 5 years yun yung naging routine niya. So every weekend meron siguro mga around 10 kilometers, mga extra na mga pinupuntahan, no? Tapos nung 2016 to 2018, so from General Trias Cavite to Okada, no? Kasi nag-work ako sa Okada before. Then after nun, siguro mga nasa around 70 kilometers per day on balikan. So 35-35 back and forth, no? Then 2018 to 2020, so General Trias to Ortigas kasi nagpalit ako ng work. Then nasa Ortigas yung office, so minomotor ko yun from 2018 to 2020. So around 100 kilometers yun guys per day, no? Ganun siya kalayo. So after nun, nagka-pandemic, doon lang napahinga tong motor na to. Tapos ngayon, pwede na siya sanang gamitin. Ang problema, work from home na ako, no? Hindi na kami bumalik sa office. Then yung misis ko, buntis, pregnant na. So hindi ko na talaga ito nagagamit kasi mas nagagamit yung sasakyan. Hindi na kasi siya pwede mag-motor. So anong nangyari nito, pang talagang service-service ko lang ito, pang bili-bili dyan sa labas, no? Kaya ang dating, hindi ko na siya gano'n nagagamit ngayon. Pero sa record, sa engine guys, nagkaroon lang ako ng dalawang problema dito, no? So actually hindi siya problema, eh. Around 2018, ang nangyari sa akin noon is habang natakbo ko, bigla na lang siya namatay. So ang akala ko noon baka spark plug or may lumuwag lang, no? So pinatawang spark plug. So ayaw pa rin niya mag-start. Tapos ang ginawa ko na lang noon, nagpasundo ko sa mga tito ko. So sinakay lang namin to sa van. So first time ko masiraan yun ng ganun ng motor ko na talagang wala siyang response, no? So ang sabi nung Yamaha mechanic is masyado nang madumi yung makina ko, no? So yung tinatawag niya nag-carbon. So ang nangyari, wala na siyang pressure, tapos yung redondo niya, kung tawagin, wala. Kasi kung mapapansin nyo guys, di ba kapag pinadyakan nyo yung kickstart, tapos hawakan nyo yung tambucho, may meron kayo mapapansin doon na parang bumubugang hangin, no? So nung time na yun, wala talaga siya. So yung pinakamakina ko, wala siyang pressure. Kaya ayaw siya mag-start. So ang pinagawa ko lang noon, nilinis lang niya yung top head, yung pinaka-ibabaw lang. Tapos yung piston din naman niya tinanggal, so nilinis lang niya. So after nun, okay na din siya. So actually hindi siya problema. Ang nangyari lang noon, hindi ako informed na kailangan ko pa rin talaga palang gawin 'yon, no. Siguro dapat ginawa ko na after 50,000 kilometers or mas ano pa, no? So after noon, wala na akong naging problema. Ang sumunod lang na issue is yung belt, no. So ang nangyari noon kasi hindi maganda pala yung nabili ko na belt. Siguro damage siya, no? So nung pinalitan ko, siguro mga around 3 months nung pinalitan ko, napatid siya. So yun lang, doon lang ako tumiri kasi napatid siya. Pero first time ko yun na mangyari sa akin na ilang beses na ako nakapagpalit ng belt na napatid sa na ganun kabilis, no? 3 months old pa lang napatid na siya, no? Ayun. So kaya hindi ko siya masasabing issue kasi yung nangyari is yung ang may kasalanan doon is yung ipinalit ko na belt, no? So hindi siya 100% quality. Ayan. Pero so far wala akong ibang experience dito or tinirik, wala talaga. So sa oil leak, wala talaga 100% from nabili hanggang ngayon, wala pa rin siyang oil leak sa engine niya. Vibration, same pa din naman yung vibration niya. Ang napansin ko lang sa engine nito guys, kailangan talaga maagap kayo dun sa air cleaner, yung pinaka air element, ano ba yun, tawag ito? Filter niya, yung sa air element kasi tawag doon na pag nabili ako, eh. So yun lang yung kailangan natin talagang palitan dyan kasi yun yung pinaka lungs mo, no? So may epekto talaga yun sa performance niya. Pero once na lang change oil ka, nagpalit ka ng air filter, check mo yung mga brake shoe, spark plug, walang mangyayari sa motor mo nun, no? So yung mga gas-gas, normal lang talaga yan guys, hindi natin maiwasan yan. Tapos yung mga gulong, wag tayo magtitipid dyan kasi yan yung naka-contact, no, sa kalsada, which is yun yung napaka-importante. Ayan. Okay, no? So
in 10 years, guys, masasabi ko na sulit talaga yung pagkakabili ko sa price na 74,000 pesos, no? Kasi isipin nyo, sa dami ng tinakbo niya, no? Sa dami ng service na ginawa niya sa akin, sa aming mag-asawa, talaga namang sulit yung nabili ko sa kanya na amount, ano? Kung tatanungin ako kung kaya pa ba niyang bumiyahe ng malayo, yes po, kaya niya bumiyahe ng malayo. Lalo na alam ko na nasa condition yung mga basic parts niya, like spark plug, yung mga panggilid, yung mga brake shoe, mga cable, no? Mga ilaw bago. So, for me, kaya-kaya pa talaga niya. So, kung tatanungin ako kung papalitan ko ba to or kailangan ko, bibili na ba ako para mapalitan na siya, sasagot ko po ay hindi. Kasi kung purpose only lang naman ang tatanungin is kaya ka nitong dalhin from point A to point B unless talagang medyo sawa ka na sa itsura niya, siguro yun na lang yung ano eh, yun na lang yung reason bakit mo siya papalitan eh. Gusto mo lang mas nasa mas in ka or na updated ka sa mga nasa kalsada or makaibigan mo nakabago tas ikaw ito pa yung gamit mo. Siguro kung yung purpose mo para maging makasabay ka, bibili ka talaga. Pero kung sa purpose talaga, practically, hindi ko pa siya papalitan. Kung ang problema ko, yung tulad na sinasabi ko sa inyo na naiingit ako sa mga bagong motor ngayon kasi malalaki yung mga compartment niya. So, ito kasi maliit eh. So, hindi naman siya ganun ka-issue kasi pwede naman ako maglagay ng extra box, diba, dito sa likod. So, pwede ako mag-install. So, pero dahil ngayon, hindi naman ako nag-aalis. So, hindi ko kailangan ng sobrang laking space. So, for me, napaka-efficient pa nito sa ngayon. So, hindi siya ganun kalakas sa gas. Maganda rin naman yung handling niya, no? So, kung bibili ka ng mga motor ngayon, nasa 80,000 or more than 100,000, no? So, sa panahon ngayon, pandemic, parang hindi pa siya parang nararapat, no? Lalo na ang daming walang trabaho ngayon. So, for me, kung medyo nagsasawa kayo sa mga itsura ng motor nyo, kaya gusto nyong palitan or naiingit kayo or hindi naman sa naiingit, no? Pero ugali kasi nating Pinoy yung parang gusto natin lagi maganda yung atin, no? So siguro mag-try kayo, palit kayo ng ibang mags or palit kayo ng ibang accessories, no? Siguro para lang maibsan yung pagkasawa natin sa kanya, no? Kasi siyempre nakakasawa din tulad nato. 10 taon na to, guys, eh, di ba? So medyo nagsasawa ka na sa kanya. Pero guys, kung isipin mo yung purpose nila isa lang, eh, di ba? Pero yung presyo magkakaiba. Ayan. So tong motor na to, okay pa naman. Maganda pa siyang manakbo, tipid sa gas, hindi naman siya matagtag, guys, no? So magandang maganda pa for me. Though kahit na siya mag 100,000 kilometers na yung tinakbo niya, pero hindi ko ramdam na ganoon siya kaluma, guys, no? So ganoon naman kasi talaga mga sasakyan or motor. Alagaan natin yung kailangan niya maintenance, like change oil, tune up, mga air filter, gulong, battery, mga brake fluid, yan. So tatagal yan, guys, no? Tatagal yan. Lalo na kapag yung bago natin gamitin, paiinitin natin yung makina, mga around 2 minutes, guys. So yun yung naging routine ko talaga simula nung binili ko to. Never ko tong tinakbo na pagka-start, takbo agad, no? So, basta bago siya gamitin, sinisigurado ko na pinainit ko yung makina niya. Siguro yun yung isa sa naging routine ko na nakapagpatagal ng makina or yung good condition ng motor na to. So sa mga bagong motor, bagong may motor dyan, so I hope na ugaliin nyo rin yun, no? Na bago natin i-under yung motor, try natin, painitin muna natin yung engine, no? So ako kasi ang ginagawa ko before, pag alis ako, pag nakaligo na ako, nakapagsuot ako ng damit, so may mga ibang things pa akong gagawin na alam ko na mga 5 minutes aalis na ako, paandalin ko na siya. So, para pagka talagang ready na ako umalis, nakapagpainit na ako ng makina, no? So, ramdam mo rin yung performance niya na iba pagka siya mainit na bago mo siya gamitin. Lalo na kung long drive talaga, no? So, ayun lang naman. So, ang dami nagsasabi sa akin, palitan mo na yan, NMAX, Aero. Sabi ko, parang dating sa akin, parang ano, wala akong purpose or wala akong reason para palitan tong motor ko kasi magandang-maganda pa siya, no? So, pinagmamalaki tong motor na to kasi makapal yung mga flairings niya, no? Hindi katulad ng mga flairings ngayon na malinipis na, no? So, ayun. I hope may natutunan kayo sa video na to. Nakapagpaalam na ako kanina, no? So, naisingit ko kasi nakalimutan ko palang isagot yung tanong na yun. So, maraming ulit salamat, guys. Ingat kayo palagi. Thank you sa panonood.